Alam nyo ba? Okay, ngayong araw na ito, ituturo ko yung nakakalimutan na ninyo, ang importansya, health benefits ng gulay na carrots. Ano? Carrots? Ayan. Magbibigay ako ng 10,000 sa makakaalam na sagot nito. Hindi. O kasi may nagsasabi. Teka lang. Ako muna. Ano? Sino nakakaalam ng Tagalog ng carrots? Patay. See? Ayan. 10,000. Carrots. May sumagot, carrots. Carrots. Accent. Ah, sige. Tsaka na natin pasagot. Wala eh. Gusto ko instant eh. Oh, instant. Oo. Oh, at sa mga hindi nakakaalam, research nyo. Baka maganda yung may assignment ka rin minsan. Yan. Tama? Hindi yung puro na lang, abangan lang natin kay Doc. Okay, ito po yung health. Ay, may tanong ano, ka. Yes, may tanong ako. Ano ho ba talagang nakakalinaw? Kalabasa? O carrot? Ayan, marami hong nagtatanong talaga niyan. Ano ba ang mas nakakalinaw ng mata? Kalabasa daw ba o carrots? Dito ho, anong sagot nyo? Mali. Kalabasa. Mali. Dito, anong sagot nyo? Carrots. Dito, anong sagot nyo? Mali. Okay. Okay. Ang tunay na kasagutan ay... Salamin. Diba? Suot nyo salamin. Nililinaw. Subukan nyo ilagay yung carrots. Subukan nyo rin ilagay yung kalabasa. Lalo kayo walang makikita. Ano ba kayo? Aray! Ah, sakit nun! Pero mo kalabasa, nilagay mo rin. Wala ka lang nakita. Lumala. Lagay mo salamin. Ang linaw. Okay, so... Salaman nyo yan dito sa... Alam nyo ba? Okay, pasok na tayo sa alam nyo ba? Dito po nagtuturo kami ng mga bagay-bagay na karaniwan ninyong alam at amin lang pong ipinapaalala. Today we are teaching all the things that you didn't know. Wow. Ano raw? We are teaching all the things that you didn't know. So, health benefits of carrots, isa-isay natin, kaibigan. Number one, they fight cancer. Okay, siya po ay lumalaban sa cancer. So, hindi ibig sabihin pag may cancer ka na, anti-cancer siya. No. When you say anti-cancer, prevention of it. So, it is very, very good to take carrots daily, but madalas, para hindi ka tubuan ng cancer o mabuhayan ng cancer cells. Because carrots do have... Ayan, yan. Basahin mo. Very good talaga. Carotenes. Na pinag-aralan ng mahabang panahon, napakataas ng carotene contents nito na anti-cancer. Okay? Beta-carotene. Beta-carotene, yan. Whenever you steam them, boil them, eat them raw, cooked, blended, or fresh carrots are always good for fighting the onset of cancer. Okay? Carrots belong to a group of foods that have promising effect when it comes to cancer prevention, along with other vegetables that are rich in carotenoids, such as spinach and tomatoes, carrots could specifically help prevent breast cancer. Carrots are rich in beta-carotene that gets converted to vitamin A. In addition, carrots are rich in pectins too, which is quite good for your gut. Ayan. Okay, so ibig sabihin po, mga kaibigan, yung carrots po, kung gagamitin ninyo, hilaw man yan o luto, kahit niluluto ang carrots, hindi ho nawawala yung kanyang beta-carotene na pag pumasok sa katawan natin, kino-convert para maging vitamin A na protection para sa paglaganap ng cancer cells sa ating katawan. Next. Amen. Kaya ang carrot ho, para hindi kayo magka-cancer, palibutan yung katawan nyo ng carrot. Buset. Number two. Number two. They prevent vision problems. Yan. Vision problem. It prevents. Hindi pwedeng malabo na mata mo, tsaka kababanat. Tsaka kakakain. Uy, malabo na mata ko, kain ako ng carrots, lilinaw ulit. No. During the time na malinaw pa siya, kumain ka nito para hindi ka bigyan ng problema sa paglabo ng mata. Basahin. This is one of the most well-known benefits of carrots. The high vitamin A content helps prevent problem with your vision. Carrot can help you avoid the appearance of cataracts, macular degeneration, and night blindness. Of course, carrots won't help you with problems such as myopia or astigmatism because this require medical attention. But eating carrots from a young age may help you avoid
developing these tissues. Okay, bakit daw po? Because nako-convert nga po yung beta-carotene papunta sa vitamin A. Yung vitamin A po ay kailangan ng ating dugo para mag-circulate properly papunta sa pinakamaliliit na himaymay ng ating ugat, particularly the retina veins. So, isa sa pinakamaliit na ugat na meron tayo ay ang tinatawag na retina veins. At kailangan madaluyan siya ng maayos na daloy ng dugo para manatili ang pagiging malinaw ng kanyang paningin. Kaya nga kung mapapansin nyo, kapag mga diabetiko, sigurado lalabo ang mata. Bakit? Malapot ang dugo dahil sa taas ng glucose composition. At dahil malapot ang dugo, hindi makadaloy sa pinakamaliit na ugat na retina. Kaya ang mga diabetiko prone magkaroon ng diabetic retinopathy. Next. Eating raw carrots strengthen your teeth and gums. Yan! Eating raw. Ibig sabihin ng raw? Hindi. Hile-hilera. Kaya nga may row 1, row 2, row 3. Hilaw. Pag kinakain nyo po ang carrots ng hilaw, mas maganda pong nguyain nyo siya na matagal dahil yan po ang magpapatibay ng gusto ng inyong ipin, ng inyong gums. Kaya pala si Bugs Bunny ang tibay Oo, ng ipin. Oo, nakita nyo yung ipin ni Bugs Bunny. Pachata? Yun nga lang, pagka mahilig kayo dyan, lalaki yung dalawang harapan. Eating raw vegetables like carrots improve blood flow to the mouth and prevents bacteria from building up on your teeth. Kaya, ito, additional info. Kung meron mo kayong mabahong hininga, kasi pag may bacterial infection sa bibig, hindi lang po dito galing ang baho na halitosis. Okay, pag may mabahong hininga po kayo, eat carrots a lot at magugulat po kayo, pumapatay siya ng bacteria within the mouth. Okay, the fluorine content in foods such as carrots, spinach, and apples can keep your tooth enamel in good condition and prevent tooth decay. Yan, because may fluoride din po na content si carrots. Pwede pala siyang gawin. Pag kinain ang hilaw, ha? Pwede siyang gawin toothpaste. Oo, pwede siyang gawin. Carrot, meron na yan. No? Carrot toothpaste. Oo. Ah, okay. Sa Saturn. Saturn. Okay. Number 4, they help control cholesterol levels. Yan. Ito, mga sakit na marami, akala nila, pag mataas ang cholesterol nila, pag pumunta ho kayo sa kahit saan, bibigyan ho kayo ng cholesterol drugs para bumaba ang inyong cholesterol. Statin. Mali. Statin? Statin drugs. You don't need to take statin drugs because cholesterol is very essential para sa katawan mo at mabuhay ka ng healthy. Huwag niyong pabababain ang cholesterol niyo sa pamamagitan ng gamot. Pabababain natin ang cholesterol na sobra sa pamamagitan ng sweating, hindi ng gamot. Pag uminom kayo ng gamot sa cholesterol, it will damage your liver and kidney. At maniwala kayo, yan ang dahilan kung bakit maraming sira ang kidney ngayon. Hindi ba kayo nagtataka, wala namang dialysis center nung araw ah? Ba't biglang nagkaroon at halos lahat ng bayan meron na? Ayan. See? Because you are doing something to damage your kidney without us knowing it. Kaya meron Dok Atoie para ipaalam ito. You don't need cholesterol drugs. Malinaw? Along with the benefits of carrots for your cardiovascular health, this vegetable can also help reduce your cholesterol levels. This is thanks to the high content of soluble fiber, especially pectin, which prevent fat from building up on the walls of your arteries. Basahin mo ulit. Pectin. Okay, ano yung pectin? Yung kapatid ni Pecto. Babaeng kapatid. Si pectin. Carrots help eliminate the type of fat and reduce blood pressure. Alright. So, binanggit ko na, kung ang cholesterol mo ay ma-eliminate natin sa pamamagitan nito, even the blood pressure will go down. And number last, 5, they fight constipation and stomach pain. Yeah. So kung meron ho kayong masakit na tiyan at gusto nyo laging umiinom ng antacids, mag-carrot juice kayo. Kung kayo ay nahihirapang dumumi at kailangan nyong uminom ng kung ano-anong laxative, mag-carrot juice kayo. Akala ko yung carrot sinasalpa. Pag kayo ay nag-LBM. Tigil ang LBM. Okay. Nakaganong ka nga lang. They fight constipation and stomach pain.
The high fiber content in carrots improve your body ability to eliminate waste and prevent constipation. Yeah. It also calms any stomach pain or excess acidity thanks to the mineral salt content made up of sodium, chlorine, potassium, and the vitamin B. Yan. Yun yung composition ni carrots na makukuha ng ating digestive system kung bakit natutulungan niya tayo to eliminate the toxins in the digestive system. Tandaan nyo, pag kayo ay constipated, delikado, hindi ka makadumi eh. Imagine, iniipon mo yung dumi. Yung basura nga, pag hindi mo itinapon sa takdang oras, naiipon yung basura, nababahuan kayo. Nabubulok. What more sa loob ng ating katawan? Yeah. At ang tamang pagdumi should be 2 to 3 times a day. 2 to 3 times a day. Yung iba dyan, 2 to 3 times a year. Wow. Ano yung birthday? Okay, so kailangan po nakakadumi tayo. At makakatulong po na malaki ang carrots. Pero, syempre, hindi pwedeng walang water. Tandaan nyo, everything, kailangan po may panulak tayo. At ang panulak natin, the best ay ang... tubig. Alright, so mga kaibigan. Okay. Number 6, they improve kidney function. Ba't may number 6? The high water content in carrots along with the many mineral salts helps break down kidney stone. Oh. This is why carrots are always included in the cleansing diet. Oh. For all of the above reasons, adding carrots to your diet will give you a lot of benefits while also being an excellent source of vitamins and mineral salts. Okay, so ito yung suggestion. For those na napakatagal nang may maintenance, kahit saan mo ininom yung maintenance mo, napakahilig mo dati sa pain reliever, here is how you will make your kidney healthy again. Take carrot juice. Kahit once a day. Carrot juice once a day for 21 to 28 days will definitely improve your kidney more and more every month. Okay ba yon? Kasi maglilinis siya ng kidney, palalakasin niya yung kidney. At nalaman niyo po yan, ito, no? Libre, walang bayad. Tama ho ba? May natutunan ba? May natutunan? Yes. At natutunan niyo yan dito sa... Alam niyo ba?